Technology TV. Technology, knowledge, fun. Shout out for Gogibai TV, Lots TV, Aloha's Vlog, Quality Time with Love, Leo Quejano. At shout out din pala sa aking masipag na kapatid na si Delma Barba Duman. At belated happy birthday na rin nga pala. Baka po pala interesado kayo sa mga natural o herbal food supplement, email lang po kay duman_barba.delma@yahoo.com. Magandang araw mga katek. At ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano i-set up or i-connect ang ating Globe StreamWatch sa ating TV at kung paano tayo pwedeng mag-rescan ng mga channel. Pero bago ang lahat, let's have a recap. Ang ating Globe StreamWatch device, ang kanyang audio video port, or pwede rin tayong gumamit ng HDMI cable para sa HDMI port, kanyang antenna, lagay pala ng antenna, at dito naman ang lagay ng kanyang SIM. Well, sana malakas ng signal sa inyo ng Globe para magamit nyo yung buong potensyal ng device na ito. Ang kanyang power adapter, ang kanyang in-house antenna, kasama na ito sa package, so nakita nyo yung unboxing, ang kanyang remote control, ang kanyang audio-video cable, at ang kanyang brochure o user manual. At ngayon ay ikakabit na natin ang mga kable sa likod ng device. Ito yung AB or yung audio video connect port niya. Iko-connect natin yung isang dulo ng audio video cable. So ayan. At ito naman ay iko-connect natin sa side ng TV. Pero diyan muna siya. At ngayon, itong coaxial cable ay ikakabit natin sa likod nung connect yung sa lagayan ng antenna. Yan, ito yung lagay ng antenna. May nakalagay na input. Para masigurado natin na maganda yung may papasang signal sa kanya, i-screw natin siya o iikot natin siya ng maayos. Paalala lang po, kung maganda ang sagap ng antenna natin, so maganda yung lalabas sa TV. Pero kung pangit yung sagap ng antenna, pangit ang lalabas sa TV. Kung nasa Maynila ka naman, ay sapat na yung indoor antenna natin. Pero mas maganda kung ilalabas, ilalagay natin siya sa labas. Pero kung nasa probinsya ka, mas magandang gumamit ka talaga ng outdoor antenna. Kaya mas maganda yung sagap ng antenna mo at maganda yung signal na may pasa niya sa ating device. Ayan, nailagay ko na yung antenna sa medyo mataas-taas. At ngayon ay ikakabit natin itong audio-video cable sa likod ng TV. So, sa TV natin, minsan merong isa o dalawang audio-video connector. So, kung saan nyo siya ikakabit, iset nyo lang yung TV sa kung AB1 ba siya, kung AB2, o kung meron pa yung AB3, kung saan nyo siya kinabit, iset nyo lang yung TV doon. So, nakaset na yung TV ko sa AB1. At
dito ko siya ikakabit ngayon. So mabilis lang naman siya ikabit kasi color coded naman. So puti sa puti, pula sa pula, at dilaw sa dilaw. So ayan, ikabit na natin siya at nakaset na rin yung TV sa AV1. Yung source ng TV. O nga pala, kakabit natin yung power adapter sa likod ng device. So, yung makikita nyo siya sa likod ng device, sa pag nakaharap sa inyo yung likod ng device, yung pinakadulo sa kanan, yung katabi ng network port, dyan na siya ilalagay. Sasaksak na natin siya ngayon. Ayan, nakita nyo na, nagka-power na siya. Globe StreamWatch. Pag nag-boot up na or nag-initialize na yung ating device, ito yung makikita nyo sa screen. Pagpasensyahin nyo na lang at medyo mabagal yung internet connection ko sa panahon na to. Pero sa parting taas niya, sa may parting kaliwa, ay makikita nyo dun yung light TV. So, pupuntahan lang po natin yung live TV icon, tapos ipipress yung OK sa remote control para lumabas yung pre-channel TV. So, ayan, ito po. Nakita nyo yung lumabas na GMA. And, setup na kasi ito dati nung nag-assist sa akin nung binili ko to. At kung gusto nyo mag-rescan ng channel, press nyo lang yung menu button, yun yung button sa ibabaw ng number 3. Tapos may lalabas na menu, select nyo lang yung ISDBT installation, i-select yung auto scan, at siguraduhin nyo lang na yung scan type is naka FTA. Tapos punta lang kayo dun sa scan o dun sa pinakababa, then press OK para magsimula na siya mag-scan. Ayan po, mag-scan na po siya. Medyo pinas forward natin yung video kasi po medyo matagal din po siya mag-scan. Pero makikita nyo naman po kung ilang porsyento na siya. Ayan po, malapit na siya mag-100. Natapos na siya mag-scan. Lumabas na yung isang channel. Ayan po, medyo ipa-pass forward na po ulit natin. Ayan po, ayan, pakita ko po sa inyo yung mga sample channel na nasagap ng ating Globe StreamWatch Xtreme. At yan po ang pagkukonek ng ating Globe StreamWatch sa ating TV at pagre-rescan ng mga channel. Kahit po ba walang load, makakapanood pa din ng TV. Opo, kahit po walang internet o walang load,
magagamit pa rin to as digital receiver o TV tuner kung kahit makakapanood pa rin po tayo ng pre-channel. Lahat po ba na Xtreme prepaid Wifi ay walang Netflix? Yung sa akin po kasi, nung na-check ko nga po siya, ay wala po siyang application ng Netflix. Pero may itatry po ako o itatry ko siyang i-access through browser, at kung anong magiging resulta nun ay ilalagay ko na lang po siya as update sa comment or sa susunod kong upload. Maraming salamat po. Like, share, subscribe at Technology TV. Thank you for watching.